So ayan, nag 26. So medyo lumamig. Nag-update siya, guys. So what's up, everyone? And good morning po sa inyong lahat. So ngayong araw, papakita natin kung ilan yung harvest natin kapag maulap ang panahon at mababa yung temperatura, guys. So ngayon, ito nakikita nyo sa ano natin, dito sa weather apps sa atin sa cellphone natin, guys, ito. So dito sa akin sa area, sa Limay, 29 degrees Celsius. So ayan, nag 26. So medyo lumamig. Nag-update siya, guys. So 11 a.m. 10:56 mag-11 a.m. So nakita nyo naman, guys. So 26 degree ang ating antag dito. Temperatura. So mostly cloudy nakalagay, guys. Yan, ipapakita natin yung so ipapakita na itsura ng panahon sa paligid. So ngayon, ayan nga, 26 degree, tapos mostly cloudy. So masyadong maulap and manipis, natatabunan ng ulap yung haring araw. So yun, guys, ayan, makikita nyo rin. So ngayon 26, tapos 11 a.m. magiging 29 degrees. So hanggang 3 p.m. 29 degrees siya. So may possibility na umulan ngayon. 40% na uulan, 11 a.m. hanggang 1 p.m. So baka umulan, guys. Tapos 50% may mga thunderstorm around 2 p.m. hanggang 3 p.m. So yun, guys. So meron tayong LPC. LPC ba yung tawag doon? Basta merong ano, may tropical update. So merong bagyo yata. So ipapakita natin yung actual footage. Saglit lang, nag-iingay sila ang mga aso. Actual footage ng ano natin, nung paligid tsaka yung harvest, guys. Dun sa using PWM tsaka MPPT solar charge controller natin. So parehas silang merong nakahook na wattage ng solar panel, and pares din yung area ng pinaglagyan natin ng panel, guys. So pagkumpara na rin natin kung ilan ang harvest ng PWM na charge controller tsaka MPPT charge controller. So what's up, everyone, and ito, papakita na natin yung actual footage ng paligid natin. Say hi, tigan. So ayan. So makikita nyo is napakaputi nung ano natin, paligid. Super cloudy. Ayan, guys. So walang clear blue sky ngayon. And nakita nyo sa apps natin is 26 degree. So ayan. Ayan, guys. So harvest naman natin. Okay. Punta na tayo dito. Ang harvest natin dito sa MPPT natin na solar charge controller brand SRNE is 16.8 amps. So ayan, state of charge 26. Para makita nyo, 16.5. So total harvest natin ngayon, simula kaninang umaga, 31 pa lang, guys. Pagka gantong oras, mga mag-alas 11, nasa 50 na yan, eh. 50 amp hour. So ayan, 16.5 currently. Not bad. So meron tayong 900 watt solar panel doon sa taas. Binabaan kasi natin yung ano natin, eh, yung tag dito, solar panel natin, yung nakahook dito sa ano natin. So ito naman yung sa atin, sa isa nating solar setup using PWM charge controller. Ito is hindi siya MPPT charge controller, guys. It's a brand. Solar, ay MPPT solar. So charge controller. So ngayon,
dito naman ang harvest natin is 11.3 amps papunta sa battery natin, guys. Ayun, nakikita nyo. So 11.3 compare dito sa MPPT, sa tunay na MPPT, guys, is 16. So yun lang naman, lamang siya ng ilang points. Ayun, bumababa, guys. Bumababa ang ating harvest kasi nga kumukulimlim. So 15 to 16 amps. So konti lang naman difference niya. 11.4. Kaya nga lang doon sila magkakatalo kapag medyo maaga siya. Kasi pag mababa ang voltahe ng ating solar charge controller is sa PWM, kung hindi niya mamimit yung minimum requirement, is hindi siya magpo-produce ng harvest. Samantalang sa MPPT, so kahit mababa ang voltage niya, so meron siyang antag dito, yung advanced technology na kahit mababa yung voltage niya na nakukuha sa panel, is meron pa rin siyang nagpo-produce na amp na harvest. So yun yung kagandahan ng ano, kaya maximum point, ano ba tawag dito, point tracking, basta something ganun yung MPPT, maximum power point tracking yata. So yun yung ano, yun yung pagkakaiba ng MPPT sa PWM. So kahit mababa pa yung ano, yung voltahe na napoproduce ng panel natin, is may napoproduce na siyang harvest na ampere na binabato sa ating battery. Samantalang ang PWM is zero yung harvest niya kapag ka mababa yung voltage na napoproduce ng ating solar panel. So yun, guys, yun yung advantage at disadvantage ng MPPT as disadvantage ng PWM. So yun, guys, yun lang yung harvest natin using 900 watts solar panel compare dito sa MPPT na using 900 watts solar panel din. So yun, guys. So yun yung actual footage natin tsaka harvest kapag ka makulimlim. So yan lang yung harvest natin, guys. So meron tayong 26 degree to 29 degree Celsius na temperatura sa paligid. So sa ngayon, ginagamit pa rin natin tong ano natin, electric stove. So dahan-dahan, nasa minimum, nasa low ano siya, low temp. Pero okay na rin, goods na goods. So habang hindi naman kayo nagmamadali, is iset nyo lang dyan sa low para hindi ka agad-agad na de-drain yung inyong battery. So yun lang, guys. And kapag ano naman na tayo, okay naman na tayo dito sa pagsasaing natin. So yun lang, guys. Thank you very much for watching, and don't forget to like, share, and comment down below. Subscribe and i-ring nyo yung notification bell natin, guys. So paki-support po ng ano natin, paki-support ng channel natin, guys. And magbibigay pa tayo ng actual footage sa inyo. So yun lang, guys. Thank you very much for watching. Keep safe, everyone.